Mayroon tayo itong 1 cup ng glutinous flour A. Totos lang natin siya hanggang maging golden brown. So golden brown lang natin, or medyo brown lang siya para makapag golden brown masunod. So balik na lang tayo mamaya. So gagawa tayo ngayon ng ubi halaya. Bumili na kami dito ng purple yam, grated na siya. Ayan na. So actually process siya kanina guys, dinipros lang namin. So meron tayo dito ng dalawang package. Ano siya, 454 grams ang per package. Okay. Ayan siya, parang luto na yata siya. Ganun sa ano. Pero luto na siya, pero grated na siya. So hindi mo kailangan magbalat ng pero hindi lang natin sure kung 100% na ubi yan. So ayan guys, so update lang doon sa ating glutinous rice, medyo iba ng kulay niya. So, pero may amaya pa natin siya hanguin. So bali 1 kilo yung ating grated purple yam o yung ubi, nagamit tayo yun ng 1 can ng evaporated milk. Yan. And then gagamit din tayo ng condensed milk, mga 1 can din para matamis, sweetness sweet. Ganda na ng kulay. So kailangan din natin na siguro mga half tablespoon ng vanilla. Ayan, para mas mabango. Naglagay natin ng color para buhay na buhay yung ating pagka-violet. Ayan. So violet din or purple, whatever it is. Basta kulay ubi. Tapos sekreto, at isa na sekreto ng ating ubi halaya, meron tayo itong powdered milk. Siguro mga 3 tablespoon. Mas marami, mas malinam na. Yan. Siguro isa pa. Gawin natin 4. Yun o. And then, i-blend lang natin siya. So, try lang natin i-blend. Ayan, ang ganda ng kulay. So pagkulang yung nakukulangan kayo sa kulay ng pagka purple niya guys, dagdagan nyo na lang ng food color. So ang ginamit natin ay yung totoong ubi, kasi ang ginagamit namin dati is either gabi or yung kamoting kahoy, tapos lalagay lang ng konting ubi kahit basta lang magkaroon ng konting lasa, and then food color ng lahat. Ngayon ang ginagamit natin ay according to sa packaging ng ating nabili ay ubi daw siya. So let's see. So i-blend lang natin siya. Okay. Mukhang medyo matabang, lagdagan natin ng supal pa guys. Ayan. So i-adjust yun na lang kung gusto nyo mas matamis, gawin yung 1 cup or less sweet, half cup lang. So i-blend lang natin siya hanggang sa mambit na natin yung desired natin na tamis. Pwede natin idagdag yung ating flour na ni-roast kanina. Ito yung ewan ko kung sikreto pa ba to, pero ito yung ginagawa namin dati. Ay na-miss ko lang ano, kasi binigyan ako ng off ng kasama ko sa wika last week na halaya, at nag-crave pa uli ako ng halaya. So eto, gagawa tayo ngayon ng halaya. So eto na yung ating glutinous rice. Ngayon o, shout out pala kay Ilay, salamat sa halaya. So ayan, isama na natin yung ating glutinous rice dyan. Ganda na ng kulay o. So, ready na tayo siyang lutuin. Okay. Ayan,
sa ating pan na pagluluto ang ating halaya o ube halaya. Lagyan tayo ng butter para hindi siya masyadong dumikit sa ating pan. So pwede na siguro natin ilagay yung ating mixture. Okay na yung ating mixture. Dami siguro nito, no? So bali 1 kilo yung ating ube. Tapos 1 cup yung ating glutinous flour. 1 can ng evaporated milk. 1 can ng condensed milk. 4 tablespoon ng powdered milk. Tapos 1 tablespoon ng ating vanilla. And then yung color, food coloring na ube o purple. Eh, alam niyo kulang pa ba? Mananano? Yun lang yung ating nilagay dyan. So, siguro matagal ito guys, mga isang oras or mahigit bago natin siya matapos lutuin. Naubusan ako sa bini. Guys, karang guys sa ating ube halaya after 15 minutes na hinahandog. Ayan, guess na siya. So dati na natatanda ako pag niluluto kami pag piyesta. Siguro ang niluluto namin mga 5 kilos or kaya parang mga gano'n. Niluluto namin yun na halos isang oras, isang dalawang oras. Depende. At ang nakakainis doon, yung dumidikit sa talyasi, yung ano, halaya. At least dito, hindi, oh, non-stick yung atin. Oh, hindi siya dumidikit. Yan. Pero masarap pa siya yung tutong. Yan. So balik tayo agad mamaya. Ayan na siya guys. Ito na siya guys. Mahirap na siyang haluin after 30 minutes. Ha? Ayan na. Sarap na siya. Ingit kayo. Magluto din kayo. Oo. Oh, oh. So yun yung sikreto namin guys. Ay, hindi na pala sikret niya kasi sinabi na namin. Yung powdered milk at saka glutinous rice. Ayan na. Diba medyo ano siya, lumalaban. Ayun o. Siya, balik ulit tayo mamaya-maya tapos na to. So, ayan na siya. Ready na guys. After almost 45 minutes. Hindi naman umabot ng isang oras kasi hindi na naman natin nagdagan ng gata. Pero kung gusto may gata, mas matagal. So, bali, ang naging tubig lang natin is yung evaporated milk. So, at least, mas maiksi yung cooking time. Pero make sure lang naluto na yung inyong ube. At saka yun namang malagkit na nilagay natin ay luto na. So, pinabilis lang natin. Ay, pinayin ka muna. Paplatin na lang natin siya ng ating mantequilla para maplatin siya. Okay. Ito na yun guys. So, para lang magpanta yung ating ginawa. Meron tayo dito yung butter. Yung ano yun ito? So, nakagawa tayo ng tatlong gantong container. Pwede na siyang ibenta. Actually, oh, kung sino mang gusto umorder dyan. Yan. Yan na. Tikman na natin guys yung ating ano, niluto. Medyo malamig na siya. So, para mas masarap, lagay yung sarap nyo. Mas, ah, hindi pa pala matigas. Yan o. Ayaw masarap. Ano na lang, for mas masarap pag ma, ayan o. Ayan. Diba social o naka knife pa. Ayan. Magpapan nyo ang ating nilutong ube halaya. Okay guys, thank you so much. Hanggang sa muli. Bye. Paalam. Paalam. Kainin
kurang nggak tuh? Hmm, enak.